everyone. Sorry, nakalimutan ko yung name ko. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So for today's video, oh wait, matagal-tagal akong hindi nakapag-upload and hopefully, na-miss niyo ba ako? Kasi ako na-miss ko. Kaya. So, matagal-tagal akong hindi nakapag-upload dahil sobrang busy and sobrang hectic ng schedules ko and hindi ako makapag-film. Like, I don't have any time para mag-film ulit and wala pa ako naiisip na content. And nag-rest pa ako like ilang months akong hindi nag-film, ilang months ako, I know, hindi ilang months ako hindi nag-film dahil nag-film ako pero hindi ko in-edit, hindi ko in-upload kasi like, ewan ko, pagkatapos ko mag-film, dinidelete ko kasi parang ayoko. Like, hindi pa siya yung content na dapat i-upload ko when I upload another video. So huwag yun ang pansinin. Huwag yun ang pansinin yan, yung TV, dahil ang palabas dyan ay kadena ng ginto. Big muscle kasi. So, go back to the topic. So, I'm going to teach you on how I do my skincare routine while evening. So, coming evening. So, ngayon, hindi ako pumasok dahil tinamad ako. And naisip ko na mag-film. Like, ituturo ko sa inyo on how I do my skincare ngayon. So, pareho din naman at basta usually magpi-film ako para sa morning and now. Ipi-film ko ngayon is my evening skincare routine. So, no further ado, kung gusto nyo makita at malaman ang mga ginagamit ko, let's get started to the video. So, ang dami-dami ko nang ginamit na facial wash and now nakakita ako ng swap and suitable sa aking skin. And now, ito yung effect ng facial wash and ito yung kalagayan ng aking ano ngayon. So ang pinaproblema ko na lang is yung mga dark spots ko, like yung mga maliliit na bumps sa aking face, like sa forehead ko, and yan nakikita naman, diba? Like, hindi, promise, wala na. Hindi na ako natutubuan ulit ng pimples. Like, ito bumps. Ito, hindi ko alam bakit yun. Hindi pa rin siya gumagaling until now. And, yun, titiisin ko. Like, use it na. Just, kailangan lang natin mag-trust. And, dapat, isa lang yung gagamitin natin. Kasi kapag dalawa-dalawa or madami, so, may possibility na mas dadami yung pimples mo. And, ma-irritate yung lumukha nyo, then wala, dadami na dadami, imbis papaunti ng papaunti, pinaparami nyo kasi sa dami ng mga products na ginagamit nyo. So, preferred na alamin yung skin type nyo, and if hindi nyo alam, dun kayo, gumamit kayo ng product na for sensitive skin para safe and hindi kayo walang reaction, any bad reaction, allergic reaction, or anything. So, kapag ganun, so, better na to consult your dermatologist para sa mga RTI-free dira kay magderma-derma, manjut mo, diba? Yun. So, mag-consult na lang kayo para kung sa mga rare na good kaayo na acne prones dyan, yun. So, need to consult a dermatologist. So, now, dami-dami kong sinasabi. So, now, I'm going to show you what is the facial wash that I'm using a few weeks ago. Few weeks pa lang talaga, like, I started using it maybe like July 8, like nandyan lang, hindi July 8, like bago lang talaga, promise, and maglalagay siguro ako ng pictures dito, yung before ko nag-use itong facial wash na to, and it's very effective, and di ko alam, basta effective siya para sa akin, and the one that I'm using it, the Garnier, itong Garnier Pure Active Anti-Oil Clearing Scrub. So, may scrub na siya. So, ang Garnier is what they
is what I love the most is kompleto na siya. Like, meron na siyang ano, para sa acne, acne mark, clog pores, excess oil, pollution, dirt, makeup residue, then blackheads, open pores, uneven skin tone, roughness, darkness, and darkness of your skin. So, pwede na rin siguro ito sa sensitive skin. So, before ako nag-buy, kanang binabasa dyan ako itong mga descriptions, mga ingredients niya, and formulas na ginabutan ko sa isang product. So, kanina, ang akong ipinig ka ng Garnier Skin Natural Pure Active Acne White for Acne and Oil Clearing Scrub. Ay, acne and oil clearing scrub siya. Kasi, meron siyang salicylic acid. Yung salicylic acid is, yung, for example, like, ito yung ating skin. Ito yung parang crust na skin natin. Like, ito yung outside yan. Ang ibang facial wash, ito lang talaga yung nalilinis niya. So, yung pag may salicylic acid, yung ito and the inner part ng ating skin is na, naaano niya. Ano yun? Parang, what do you call this? Basta yun, nalilinis niya yung mga inner part pa as in sa mga bababa. Like, meron pa tayong mga daming, ano dyan? Daming layers ng ating skin, ganyan. So, nalilinis niya yun. Kaya, yun ang gusto ko. So, need talaga natin mag-search. Search and search and search para sa mga, para safe yung mga product na gagamitin niyo sa mukha niyo. So, need talaga natin maging precise sa lahat ng bagay. Hindi ko maipapakita yung lababo namin dahil ang pangit-pangit pa. Maybe soon. So, babasain ko lang yung mukha ko and dito na ako maglalagay ng facial wash. So, I'll be back, guys. So, tapos na ako magbasa ng aking face. So, ang ginamit kong water is yung warm water or basta maligam-gam siya na may mainit-init talaga. Like, kasi para ma-open niya yung pores ko dyan, mga naka-close. So, para mag-open siya, dahil gagamit ako ng facial wash. Sorry sa mga mainit dyan. Like, kalsada na yan, dahil hindi ko lang yung sala namin. So, ayun, maglalagay lang ako ng kaunti. Like, kaunti na talaga. Like, ganyan lang talaga. Ganyan lang ginagamit ko. Then, i-wrap na natin siya through me. In our face. Ayan, hindi naman nakalagay dito kung ilang minuto mo siya i-stay, ipapastay sa mukha mo. So, i-wash ko na siya agad. Pag feeling ko, okay na, ay malinis na. So, abi baka. A few months ago, hindi na ako nagsasabon ng mukha. As in, like, facial wash lang, then, meron akong nilalagay, which is the Johnson. So, sinukunin ng Lord. So, gusto ko, laging namo-moist yung mukha ko dahil napaka-oily skin din ako. Ayun, meron pa talaga ako. Like, napaka-oily ko rin. So, kailangan natin maglagay ng pa-moist talaga. And wala akong iba, kundi itong Johnson Baby Bath Milk and Rice. Help complete skin nourish for smoother and healthier skin. So, diba, feeling baby tayo at sobrang liit na lang ng laman niya. Ayan, nakikita naman dito. Like, nung last vlog ko pa to, yung skincare products, a haul ba yun? 2019, like, ang dami-dami kong binili at makikita nyo doon lahat yung tinry ko and ni isa doon, walang umefect. Like, hindi siya masyadong nakatulong. May natulong naman, kaso kaunti lang talaga, like, kunwari sa 10%, they helped me, like, 2.5% of that, 2.something%, ganun lang. So, ito yung ginagamit ko pang moisture and ang tagal-tagal na yun, ilang months, and nandito pa rin siya, like, ayan. Ito kasi pamukha and meron akong binili na sa plastic type siya para sa katawan ko. And yun, malapit na yung maubos. Like, ito, maliit na rin yung ilalagay natin na like, ganyan. Ganyan lang ha. Kaya, nagtagal talaga siya sa akin kasi kung kaunti na yung ilalagay. So, ayan. After nito, ang gagamitin ko na is yung cold water para na-absorb naman niya yan lahat ng product na nilagay ko, kaya warm water yung ginamit doon. 3 days cold water na ang gagamitin pang wash ng ating face. So, abi baka na. Tapos na. So, ito na yung aking face after ko maglagay ng mga pang facial wash,
pa-moist and hindi naubusan kasi ako ng ano, ng tissue guys, and pag ganyan, hindi ako agad-agad nagdadampot ng kahit ano lang dyan. So mas preferred ko na patuyuin na lang siya ng sarili niya rather than mag-wipe tayo. Gamit tayo ng anything para pang-wipe ng ating face. So, yun. So, ayan lang naman yung aalisin ko sa lips ko. So, ang ginagamit ko, micellar water is from Garnier. So, stick to one. Mag-stick tayo sa Garnier, guys. Maganda, promise. Wala pa naman akong tinatry na iba. Ready to siya sa lips, ha? It's so very, ka-help talaga siya mag-alis ng excess dirt. Like, isang rub, alis. Like, oh, diba, wala nang natira. Binaliktad ko na. Tapos na. And, habang inaantay natin na matuyo yung ating face, maglalagay na tayo ng ating pang-moisturize ng ating lips, which is the Vaseline Rosy Lips Lip Therapy for Soft and Pink Lips. So, hindi tayo piniyaan ng lips na pink and dati na talaga ganyan. So, hindi ako nagigossy or anything dyan. Sadyong ganyan na talaga. Mahilig lang talaga siguro ako sa toyo at suka noon. Dahil halos, ano, hinihigop ko na yun eh. The Vaseline. So, maglalagay. Pangalawa na tong gamit ko eh. Then, naubos na yung isa. Madami. Ganyan talaga karami. At ilalagay natin. All over the night na to mag-stay, ha? All over the night na siya. Kasi, and guys, ano pa lang eh? Ano nga tong palabas nito? Nakalimutan ko ang title. Then, kaya, ngayon ako nag-film dahil mamaya ang dilim-dilim. So, hope you will understand. You understand. So, ayan, dagdag. So, ayan na. Malapit na siyang matuyo. And, alam niyo tong isang product na to, nakaka-dry siya agad ng acne. So, kunwari may tumubo dyan, pag nilagyan mo siya, as in, magda-dry na siya kinabukasan or after a few hours, mapapansin mo na agad. And, pag naramdaman ko na parang may tutubo dito, ganyan, or di ba mararamdaman natin, like, parang ito dito meron tutubo, nilalagyan ko na agad ng ganun, so napipigilan niya talaga, na prevent niya yon yung acne na yon na tumubo and mag-growth pa siya. Ganun, so, ayun, ipapakita ko na sa inyo ang pinaka the best product that I've used ever since is the Clindamycin or the SOS. Maalala ko, 99 pesos lang to sa Watson's. Mabibili niyo to siya in any drugstores ata. Meron din ata sa Mercury, pero bakit ganyan? Preferred kong bumili lagi sa Watson. So, doon talaga ako bumibili. Grabe. Sinasabi nga ng boyfriend ko, hinihigop daw ako ng Watson. So, lagi hinihila niya talaga ako kapag, ano, pag nandun kami sa may Watsons na banda. So, ito siya, Clindamycin. 99 pesos sa Watson. So, lahat ng product na ginamit ko, ilalagay ko sa description box saan ko binili. Basta, lahat noon sa Watson's lang, and ilalagay ko yung mga price niya. So, pwede niyong i-budget niyo na para alam niyo yung mga gagastusin niyo. Like, for trying it. So, eto. Safe din kasi to, like imitation Clindamycin 1% topical solution with the vitamin E is a topical antibiotic which contains an antioxidant used in the treatment for acne. So, ganito lang siya. And ewan ko kung meron ba siyang cream. Basta ang alam ko, roll on lang. So napanood ko lang rin naman to sa isang vlog. And nag-try ako agad. So, ayun. And very napahanga niya talaga ako. Dahil napagaling niya ang aking mga pimples. Like ayun, i-rub lang natin siya. Diyan na lang nga nilalagyan ko. Mapapansin niyo kung ano lang nilalagyan ko. Yung may mga dark spots pang natira. Yung sa ilong, yung nandito, nilalagyan ko yan. Yan. Bumps. Then, lalo na sa forehead. Bakit forehead? Alam ko bang ano, noo. So, guys, dati roll niya lang siya. So, gawin yan. Tapos parang may lumabas. Pangit na ito yung. Ang pangit na. Thank you, Lord. So, that's it. Natapos na. Lahat ng yon, yun lang naman ngayon ang nilalagay ko. So, before, ang dami-dami ko talaga nilalagay. So,
see you in my next video if ano yung i-upload ko. So, abang-abang tayo guys dahil until mawala yung aking mga natitira dyan, gagawa ko ng video, my journey ko sa acne ko. So, lahat na ginamit ko, lahat na naka-help to prevent, lahat ilalagay ko. Then, so that is it for today's video. So, hopefully, nagustuhan nyo and sa iba, naka-help ako sa may mga problema dyan, like ganitong cases. So, guys, promise, madami akong pimples before. So, kailangan lang natin mag-try at mag-tiis na mag-tiis. So, basa-basa, search, magtanong, and kapag takot kayo, pwede nyo namang i-try yung isang product dito lang. Like, dito sa ating, dito na part. So, kapag may allergic reaction, dito, kahit dito lang, like, parang naiibahan ka, so, stop it agad. So, huwag mo nang gamitin. Ganon. So, kapag hindi naman, yes mo na agad. So, wala namang mawawala kung hindi tayo. Wala namang mawawala kung magta-try tayo. And, kapag di tayo magta-try, hindi natin malalaman at hindi natin magsosolve yung mga problem or cases na meron tayo. So, lahat ng mga ginamit ko, pwedeng gumana sa inyo at pwedeng hindi. Dahil iba-iba yung ating skin type. So, better na naman na alamin yung skin type natin. And, ako is oily combination ng nagda-dry din talaga as in combination lahat. Pero, tinitiis ko yon, makahanap ng product para ma-prevent yung skin type ko na ganun. So, see you to the next vlog. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And, for any suggestion, nasa description box, pwede kayong mag-message sa aking social media accounts. Ilalagay ko sa description box and follow me on Twitter and Instagram and in Facebook. So, ayun, dahil sa Facebook, hindi na ako makakapag confirm ba tawag doon? Like, ganun, dahil, ano ba yun? 5,000 friends na? Ganun ba yun? So, ganun. So, kapag may mga tanong kayo, comment it down below. Bakit nahihirapan naman ako? Kasi mabeshit kasi ako. Sorry naman, guys. So, ayun. Ako na lang tatawa sa sarili kong jokes. Hopefully, you've enjoyed. See you in my next vlog.